Ma'am Esper, walang cam. Ito na ako, ma'am. So, binibining Mary Grace E. Marcos sa ating dalugguro ginang Mary Grace A. Salvanya, sa mga kapwa ko guro, sa ating mga panauhin, sa ating mga mahal na magulang, at sa lahat ng NHCians. Ako po si Ginang Maria Angelica C. Malikdem, gurong tagapayo ng ikalawang baitang pangkat Mayna, ang tagapagdaloy ng programa para sa araw na ito. Ngayon po ay ikapito ng Agosto, taong 2020. Ngayon po ay ate pong isasagawa ang virtual paliksahan sa malikhaing pagsulat ng slogan para sa ikalawa hanggang ika-anim na baitang. Ito po ay isa sa mga programa para sa pagdiriwang ng buwan ng wika na may temang Wika ng Kasaysayan, Kasaysayan ng Wika, Pagtangkilik sa Katutubong Wika bilang pagpapahalaga sa mga pamanang pangkultura sa panahon ng pandemya. Paalala lamang po sa ating mga panauhin na panatilihin po natin nakamute ang ating mga mic upang hindi makalikha ng anumang ingay o di ka nais-nais na tunog. Maaari naman pong magtanong sa ating chat section o i-unmute ang ating mic kung tayo po ay may tanong kaugnay sa ating programa. Maraming salamat po at muli, isang magandang araw sa ating lahat. Ngayon po ay ating simula na ating programa sa isang panalangin sa pangunguna ni Binibining Joanna Marie H. Guantero, gurong tagapayo ng ikalawang baitang pangkat Kalaw, na susundan po ng makabayang awit sa pangunguna ni Binibining Sheena Maine M. Castillo, gurong tagapayo ng ikalawang baitang pangkat Maya. Sa sarili lamang, walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayo pong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Ay tinipon ng Diyos na kapiling niya sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man. Tayo ay magdadalang at dami natin ang kasasang Espiritu Santo, o aming Diyos, ang mga kataas-taasan, ang pagsasama namin ito ay aming inihanda sa iyo upang ikaw ay purihin at pasalamatan. Labi sa aming pasasalamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang awa at pagkalingang patuloy na ipinagkakaloob sa amin. Naway gabayan niyo po kami sa araw na ito at maging maayos po itong isinasagawa namin paliksahan sa malikhaing pagsulat na slogan. Bigyan mo po ng sapat na lakas ang mga kabataan kalahok nito. Panalangin namin ang lahat na ito sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
Maraming salamat po, Binibining Joanne at Binibining Sheena. At para po sa ating pambungad na pananalita, atin pong pakinggan ang ating masigasig na punong guro, Binibining Mary Grace E. Marcos. Sa ating dalugguro, ginang Mary Grace Salvania, mga guro ng NHC Elementary School, mga magulang, mga mag-aaral. Magandang hapon po sa inyong lahat. Agosto, wika. Ito rin po ay buwan ng kasaysayan. Bakit kasaysayan? Sapagkat ito rin ang pagkakataon para alamin natin kung saan ba hinalaw ang wikang Filipino. Panahon din po ito para pag-isahin ang diwa. Iwang maka-Pilipino. Hindi lingid sa ating lahat na ang bansa ay isang archipelago. Sa mga bata, pag sinabing archipelago, ito ay binubuo ng 7,107 islands o iba't ibang mga isla na ang bawat rehiyon nito o lugar ay may iba't ibang wika. Hindi po dialektong ginagamit. Sapagkat pag sinabing dialekto, maaaring mas superior o nakaangat ang ibang wika. Kaya tayo bilang isang archipelago, ang bansang Pilipinas ay may iba't ibang wika. At para magkaroon ng distinction o pagkakakilanlan, sa pangunguna ng ating Pangulong Quezon, nagkaroon ng wikang Pilipino. Na dati wala sa letrang T.
P-I-L-I-P-I-N-O. O, Filipino. Saan ba hinango to? Ito ay hinalaw sa wikang Tagalog at ang iba't ibang mga katagang ito ay sa iba't ibang wika ng Pilipinas. Subalit, hindi rin lingid sa inyo na dahil sa tayo ay nasa Metro Manila, masasabi o nagkakaroon ng distinction na sinasabi nila na ang salitang Tagalog daw ang superior, hindi wikang Filipino. Bagamat ang wikang Filipino ay hollow sa wikang Tagalog, tayo ay malimit din. Minsan nagkakaroon ng problema sa paggamit ito. Anong halimbawa nun? Kapag tayo ay may nakalimutan na wikang Filipino, halimbawa, ano nga ba ang wikang Filipino ng bayab ay ng guava? Pero hindi natin sinasabing ano nga ba sa wikang Filipino ang guava. Bagkus ginagamit natin, sinasabi natin, ano nga ba sa Tagalog nung ano, nung guava. So dahil doon, nagkakaroon ng superiority degree. O nagkakaroon ng sinasabi, ay, ang pinakamakilalang wika ay Tagalog. So, ito po ay panahon ng yung wikang Filipino o buwan ng Agosto. Ito po ay panahon para gamitin natin ang wikang Filipino. Sapagkat ang wikang Filipino o ang wika ay isang kultura. Ngayon, para maintindihan natin ang kultura ng mga Filipino, kailangan din natin aralin ang kasaysayan ng wika, ang wikang Filipino. So, kung mapapansin niyo po sa ating K-12 program, meron MTB, MLE, o Mother-based Tongue Education. Na kung saan, kung halimbawa, ang isang pamilya, si tatay ay Kapampangan, at si nanay naman ay Bisaya. So, ang mga bata, ang kanilang magiging anak, ay natuturuan maging multilingual, natuturuan ng tatlong lingwahe. Una, lingwahe ng Kapampangan. Pangalawa, lingwahe ng Bisaya. At ikatlo, dahil sila ay nasa Caloocan o nasa Metro Manila, kailangan nilang matutuhan ang wikang Filipino. Na kadalasan, ang point of view o pananaw ay wikang Tagalog. So, sa araw po na ito, magkakaroon ng paligsahan. Naway, mga bata, ang inyong talento sa slogan o sa arts ay magamit ninyo ang ating wikang Filipino sapagkat sa pamagitan lamang po nito, mapapagyaman ng henerasyon nyo, bagong henerasyon, ang ating wikang Filipino. So good luck at magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa ating punong guro, Binibining Marcos, sa inyong napakagandang mensahe at dagdag kaalaman para sa lahat. Ngayon po ay atin namang panoorin ang inihandang sorpresang bilang ng mga mag-aaral sa ikalawang baitang na sina Yurika Putungan at Andre Francisco.
maraming salamat mga bata at gayon din sa inyong mga magulang sa inilaang oras para po sa paggawa ng sorpresang bilang. Muli maraming salamat po. At ngayon po ay ating pakinggan ang mga batayan sa pagpapasya ng mga ating hurado para sa ating slogan contest. Una po ay ang relevance to the team, 50%. Pangalawa ay ang originality, 20%. Pangatlo ay ang creativity, 20%. Pang-apat ay ang visual impact and presentation na merong 10% na may kabuuang 100%. At ang mga materials na gagamitin o kakailanganin para sa ating slogan ay ang 1/8 illustration board, crayons, oil pastel, o kahit anong pangkulay, pentel pen or pencil. Sa mga nais ko, yung time allotment, 30 minutes for primary level at 30 minutes din po para sa intermediate level. Para naman ipakilala sa atin ang magiging hurado para sa programang ito, narito po si Ginang Julia A. Salvador, gurong tagapayo ng ikalawang baitang Kalapati. Isang mapagpalang hapon po muli sa ating lahat. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang ating mga hurado sa ating slogan contest sa hapong ito. Para po sa ikalawa at ikatlong baitang, ang mga hurado po ay sina Ginang April C. Pingol, gurong tagapayo at siya rin po ay chairman sa Kinder. Ang ikalawa po ay si Bidibining Esper Cariño, gurong tagapayo sa ika-anim na baitang. At ang ikatlo naman po ay si Ginang Wildred B. Franco, gurong tagapayo sa ika-apat na baitang. At para naman po sa mga hurado sa ika-apat na baitang hanggang sa ika-anim na baitang, si Ginang Dominga B. Espilita, gurong tagapayo sa ikatlong baitang. At ang ikalawa naman po ay si Julia A. Salvador, gurong tagapayo sa ikalawang baitang. At ang ikatlo po ay si Ginang Monica M. Calapre, gurong tagapayo sa unang baitang. Marami pong salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po, Ma'am Julia. At ngayon po ay aking babasahin ang mga kalahok para sa ating programa mula sa ikalawang baitang. Number 1, Bricks Ivan Pandaan. Number 2 po, Michelle Barauntong. Number 3, Mark Feward Villar. Number 4, Jasper S. Aguilar. Number 5, Faran A. Hamilon. Number 6, Faran A. B. Ampowan. Number 7, Jamila Warda Jamila A. Kader. Number 8, Juwairiya M. Bantawi. Number 9, Empress Eve T. Calderon. Number 10, Hannah Gabriel Garcia. 11, Precious Altea M. Rimpola. Para naman po sa ikatlong baitang, narito, number 12 po, si Wyna A. Kader. 13, Lady Marie Yumiko S. Taruk. 14, Ellie Ray Villalon. Number 15, Ralph Joseph Salientes. Number 16, Omar P. Sultan. 17, Ann Yvonne S. Rivera. Number 18, Salema L. Ampowan. Number 19, Princess Joy Borillo. Para naman po sa ikapapat na baitang, narito po, number 20, si John Marie Kyle Bunso. Number 21, Mark Christoph B. Pandaan. Number 22, Miriel P. Villalon. Number 23, Christel Irish F. Malate. Number 24, Bless Gladin T. Gonzalez. Number 25, Dea Morbos. Number 26, Janric Yushen A. Santos. Number 27, James F. Fortaleza. Para naman po sa ikalimang baitang, narito po, number 28, Hannah Azel Galilio. Number 29, Edmiree Misha De La Cruz. Number 30, Precious Nicole P. Suarez. Number 31, Salem L. Ampowan. Number 32, Gian Angelo Almonte. Number 33, Micah S. Basco. At para naman po sa ika-anim na baitang, narito, number 34, Hannah Joy Alibayan. Number 35, Evolette Lero.
Number 36, Rosaline Aldave. At number 37, Catherine May Gorembalen. Sila po ang ating mga kalahok para sa ating programa ngayon. Maraming salamat po sa mga magulang na patuloy na sumusuporta para makasali ang ating mga anak. Ayan mga bata, pwede na kayong magsimula. Ang mga bata po muna sa ikalawa at ikatlong baitang ang bibigyan ng oras para gumawa ng kanilang slogan. Sa mga bata po ng ikaapat hanggang ikaanim na baitang, mangyari lamang po ng paki-off mo po muna ang inyong mga camera para po ang makikita lang po natin sa screen ay ang mga bata sa ikalawa at ikatlong baitang. So antabay lang po kayo. Muli, meron po kayong 30 minutes o 30 minutos para matapos ang inyong slogan. Maraming salamat po. Thank you.
Muli po, ang oras na ito ay para po muna sa ating mga kalahok mula sa ikalawa at ikatlong baitang. Sa ating mga kalahok sa ika-apat hanggang ika-ani, maaari lamang po na paki-off po ang inyong mga kamera po muna. Salamat po. Ayan, time check po tayo. Meron po tayong 23 minutes para po sa ating ikalawa at ikatlong baitang. Muli, ulitin ko po ang ating batayan sa pagpapasya. Una ay ang relevance to the team na merong 50%. Pangalawa ay ang originality na merong 20%. Pangatlo po ay ang creativity na meron din pong 20%. Pang-apat ay ang visual impact at presentation na merong 10% na may kabuuang 100% po. Thank you.
Ayan, para po sa ating mga kalahok. So ano po ba ang mga ating batayan sa pagpapasya? Katulad po ng sinabi natin kanina, ang relevance to the team. Ano po ba yung kahalagahan ng ating mga sasabihin o isusulat sa ating slogan doon sa tema ng ating programa, doon sa ating buwan ng wika? So pangalawa po ay originality. Kung ito po ba ay kayo po mismo ang nakaisip, kayo po mismo ang nagbuo ng mga salita para makabuo ng isang slogan, no? So yun po. Pangatlo ay ang creativity, kung paano nyo pinagsama-sama yung mga salitang nabuo sa pagbasa ng tema natin. Ano ba yung mga idea na naibigay ninyo para makabuo ng slogan? At ano po ba yung visual impact o yung presentation? So kung ito ay buo na, tapos po nakita ng ating mga panauhin o nating ang ating mga hurado, ano po ba yung epekto nung nakita nila na yung slogan na gawa ninyo. So sa pagtingin pa lang po sa kung paano nyo siya sinulat, paano nyo siya pinreset, ay makakakuha na agad kayo ng 10% po. So yan ang mga ating batayan sa ating pagpapasya kung sino po ba ang mananalo. Muli sa mga at sa ating mga kalahok, pwede kayong gumamit din ng ruler. Kung kailangan ninyo mga ruler, eraser, marker, syempre by pencil kayo. Kung nais niyo gumamit ng ruler pang border sa inyong slogan, walang problema, pwede po kayong gumamit yan. Mga pangkulay para po sa ating visual and presentation. Pagkita pa lang ng ating mga hurado ay mahook na agad doon sa ginawa ninyo. So, meron 50% yung relevance to the team, no? Kasi ito yung pinakamahalaga na ano ba yung kaugnayan ng mga salitang inyong isinusulat ngayon dyan sa slogan nyo doon sa ating tema. Yan.
Muli po sa ating mga kalahok, mayari lamang po na pakitutok po yung ating mga kamera dun sa mismong ginagawa ng bata. Para po nang sa gayon, nakikita po ng hurado kung papaano po nila sinusulat, papaano nila pinapaganda ang kanilang slogan. Maraming salamat po. Sa mga mag-aaral po ng ika-apat hanggang ika-anim, muli pinapaalala pong paki-off po muna ang inyong camera. Nang sa gayon po ang ating mga hurado ay nakafocus dun sa mga nakabukas na sila po ang ikalawa at ikatlong baitang. Time check po tayo. Meron po tayong 18 minutes. Siyempre, Sara, tulungan mo si Carlo. Mabagal si Ralph eh, kaya okay lang yung maiksi. Makisuyo lang po kay Hannah Gabriel. Baka po pwedeng paki-angguluhan po yung kanyang camera. Ayan. Sige nga, be. Paki-angguluhan nga. Yung sa ano mo, be? Sa ginagawa mo. Ayan. Sige, salamat. Time check po, meron tayong 15 minutes po. Makisuyo din po kami sa mga number ng bawat kalahok po. Ayan, alam po natin na may mga naka-assign na number sa atin, ano? Paki-check lang po kung nakikita din po sa camera. Patingin po natin. Ayan. Katulad po ni Villalo, number 14 po siya. Nakikita natin sa camera. Doon po sa, ayun, yung camera po ni Silas Gida. Yung maramihan po sila sa isang camera. Ayan. Make sure na lang po mamaya na meron po tayong mga numbers sa bawat illustration na yan para po mas madali po na makita ng ating mga hurado. Ayan, number 5. So, nandun pala yung number 5. Yan, madami po sila dyan. Ayan. So, mamaya po, lagay po natin yung ating mga number. Ayan, number 18. Nandyan din po pala. Meron po tayong 14 minutes.
Ayan po, meron po tayong 11 minutes. Pero announcement po na mag-a-add po tayo ng at least 5 minutes pa po. So meron po tayong 16 minutes. Meron pa po tayong muling 16 minutes para po matapos ang ating kalahok sa ikalawa at ikatlong baitang. So, ganun din po mamaya sa ika-apat at ika-anim, mag-a-add din po tayo ng minutes para sa ating slogan po. Muli, meron po tayong 16 minutes pa. So, nag-add po tayo ng 5 minutes para sa ating mga kalahok. So, ibigay mga bata, tuloy lang natin. Yan, sige. Time check po, meron tayong 14 minutes. 14 minutes po. Sa mga hurado po, kung napapansin nyo yung camera ni Princess Empress Eve Calderon, nakahang na po. Naglolokod daw yung net. Nag-chat po sa kanyang advisor. Pero continuous po ang gawaan at mamaya po siguro ay pipicture na lang. Ayan po, nakahang na po siya. Thank you.
Time check po, meron tayong 12 minutes. 12 minutes po. Ayun po. Update po dun kay Empress, nabasag daw po ang LCD ng cellphone. Nako. Kaya pala naghang na. Originality 20%, creativity 20%, visual impact and presentation 10%, na may kabuuang 100%. Muli ang mga gagamitin, white 8 illustration board, crayons, oil pastel, pencil, pentel pen, ruler, eraser, ayan. So kung ano pa yung makakatulong, kung kailangan nyo ng ruler, sige, pwede po kayong gumamit eraser sa lapis or pentel pen, crayons, oil pastel, ayan. So yan yung mga pwede nating gamitin. Mga bata, hinihiling lang namin na bago tayo mag-umpisa, pwede bang pakita muna natin ang ating mga illustration board? Pakita natin sa screen, itutok natin sa screen illustration board. Yan, patingin daw po sa ating mga kalahok. Mula sa ika-apat hanggang ika-limang baitang. Ayan. Sa ating mga hurado, ayan po, nakaangat na po ang kanilang mga white illustration board. Ganun din mga bata, yung number natin, sana laging visible sa camera. Katulad ni Evolet Lero na number 35 daw siya, ayan. Si Bless Gonzales na number 24 daw. Mamaya palagay tayo ng number para mas madaling nakita o habang gumagawa kayo ay nakikita ng ating mga hurado at na ating mga ibang guro yung ating number. Pakita daw po na ating 1-8 illustration board. Sige, paantabay lang po. Pakilagay lang po sa screen po muna. Sa iba po na hindi pa naka lagay ang white illustration sa kanilang screen. Pakilagay lang po muna bago tayo mag-umpisa. Be, Alibay, Hana. Hana, yung white yung pakiano. Pakilagay yung white. Yung white na part. Ayan. Hana, yung white na part yung pakita sa screen. Mm-hmm. Paano po kaya ito? Ayan, dun sa ating mga kalahok ng mula ikalawa hanggang ikatlo, mangyari lamang na paki-opo yung camera ninyo. Tamat po sa ikalawa at ikatlong baitang na sumali po kanina. Pakita po ulit lahat ng illustration po.
Pakita po lahat. Ayan, ma'am. Pwede na po ba tayo mag-umpisa? Sige po, ma'am. Pwede na po. Sige. Ma'am Joanne, paki-start na po ang ating... Apo. Pangit yung lalaki. Muli, meron po tayong 35 minutes para matapos ang ating slogan. 35 minutes. Start na kayo, mga bata. Sige, quit na may. Katawang balang may. Muli mga bata, yung camera natin, itutok natin habang tayo ay gumagawa. Nakikita po yan ng ating mga kurado at ating mga ibang teacher habang tayo ay gumagawa.
Wala. Time check tayo. Meron tayong 28 minutes. Doon po sa ating mga kalaho kanina, kung nandyan pa po kayo, mangyari lamang po na pakisend po yung gawa ng mga bata sa kanilang mga advisor. Papicturan po, may pangalan po at may number po nila. Salamat po. Makisuyo po ako doon sa ang pangalan sa Zoom ay user. Ano?
time check po, meron tayong 21 minutes. 21 minutes po.
Hello po. Ano daw ng Joan Fortaleza? Anong number po? Jan Angelo F. Almonte. Grade 5 Wisdom. Jan Angelo F. Almonte. Ayan po. Pinapatanong po kasi na ating mga horado. Salamat po. So number 32 po yung Joan Fortaleza. Grade 5 Wisdom. Thank you po. Time check po. O, meron tayong 11 minutes po. 11 minutes. Maganda yun. Ayan. Sige be, paki-post na lang sa screen. Number 31, tapos na din po. 31. Salem Ampowan. Number 31, Salem Ampowan. Misha De La Cruz. Tapos ka na, nak? Pakita mo ba sa screen? Yan. Misha De La Cruz, number 29. Meron na lang po tayong 4 minutes. Mike Abasco, number 33. Ayan, tapos na din. Tapos na po ako. Sige ba, yung mga tapos na, palagay lang sa screen yung mga gawa. Number 25, Day More, boss. Pakita. Pakiharap lang sa screen yung gawa mo, be. Day More, boss. Number 25. Ayan. Lagay lang natin sa screen. Number 21. Mark Christoph Pandaan, tapos na din. Ayan, nakalagay na po sa screen yung gawa niya. Oh.
Hindi, paano pag ano, pinituran kita na isasintay ng angel? One minute, mga bata. Unmute. Ano, naririnig yata tayo. Ayan mga bata, tapos na ang ating oras para sa paggawa ng slogan. Ngayon naman ay tatawagin ko na isa-isa ang ating mga kalaho mula sa ika-apat na baitang hanggang ika-anim. Pakihanda na mga bata, tapat na natin sa screen yung ating mga gawa. Unahin ko po si Jomari Kyle Bunaw. Number 20. Nandiyan po ba siya? Parang wala akong nakitang 20, ma'am. Wala po. Ayan. So, sa advisor po, paki-ano na lang kung naka-join po ba siya kanina. Next po tayo kay Mark Christoph Pandaan. Mark Christoph Pandaan. Ayan. Ito po. Yan. Si number 21. Nak, pagkatapos, papicturan, send sa advisor ha. Salamat. Next tayo kay Muriel Villalon. Number 22, Muriel Villalon. Ayan. Si Muriel Villalon. Pa-picture ka ba ha? Tapos send mo sa advisor. Thank you. Next po tayo, 23 Crystal Irish Malate. Nandyan po ba? Ayan. Crystal Irish Malate. Number 23. Salamat na. Picture ha, tapos send sa advisor. Next po tayo kay Bless Gladine Gonzalez, number 24. Bless Gladine Gonzalez. Nandiyan po ba? Nandiyan po ba si Bless? Si Maika. Ayan, sige. Picture anak, tapos send sa advisor. Salamat. Ngayon po, sa ika-anim na baitang na tayo, number 34, Hannah Joy Alibayan. Number 34, Hannah Joy Alibayan. Ayan. Picture an be, pa-send sa advisor. Next po, Evolet Lero, number 35. Ayan. Picture natin na, tapos send sa advisor. 35, Evolet Lero. Next po, number 36, Rosaline Aldave. Number 36, Rosaline Aldave. Ito, ayan. Ganun din na ka, pa-picture. Last po natin, Catherine May Gorembalem. Naka-join po ba ito kanina?
Parang hindi naka-join yan, Ma'am Angelique. Opo, si Goren Balem. Okay po. Sige po. Ayan, so tapos na po tayo na maipakita ng ating mga kalahok ang kanilang mga gawa. Antayin na lang po natin ang isi-send nilang picture at sa ating mga kaguruan po, pakisend na lang po sa inyong mga chairman nang maisend po nila dun sa GC ng mga hurado natin. Maraming salamat po. Ayan. At ngayon po ay ating pakinggan ang pangwakas. Doon po sa mga naka-close, ha, open nyo na po yung camera nyo kung gusto nyo po. Ayan. At ngayon po ay ating pakinggan ang pangwakas na pananalita mula kay Ginang Netchi Tiyi, ang tagapangulo ng Palatuntunan at gurong tagapayo ng ikalawang baitang Pangkat Agila. Ayan, maraming salamat po sa pag-alik. Sa ating pong masipag na punong guro na patuloy na gumagabay at sumusuporta, sumusubaybay sa ating mga programa, sa ating master teacher at mga guro na walang sawa sa pagbuo ng mga ideya para makagawa ng mga ganitong programa, sa ating pong mga magulang, mag-aaral, marami pong salamat sa pakikiisa at patuloy na pagtangkilik sa mga layunin ng ating programa upang patuloy na maiangat at maisulong ang edukasyon sa kabila ng pagsubok at pagbabago sa ating education system na dulot ng pandemya. Manatili lamang po tayong ligtas at pangalagaan ng kalusugan ng ating sarili, lalo na ang ating mga anak at ng buong pamilya. Sabi nga po sa nabasa ko, ang COP na proteksyon, patuloy na edukasyon, mabisang aksyon. Magandang buhay po at ligtas na hapon sa inyong lahat. Maraming salamat po. Thank you. Maraming salamat, Ma'am Netchi. Yan, sa lahat po ng dumalo, salamat po. Mga teachers, salamat. Parents. LHCians, maraming salamat po. God bless you all po. Salamat po. Sa ating mga hurado, maraming salamat po. Salamat po.